Okay, so sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, my name is Jeffrey Antonio Ang. Ako po ang inyong senior franchise consultant dito po sa ating kumpanya, Showmaking, at pinabati ko kayong lahat. Diba? Ayan po. So, dire-diretso na tayo sa pag-uusapan natin. Alam ko, familiar po kayo sa mga brands na nakikita nyo sa inyong harapan. Diba? Familiar po ba tayo sa Wendy's, sa Jollibee, Pizza Hut, KFC, o diba? Showmaking, of course, Subway, Mang Inasal, Potato King, Potato Corner, Starbucks, McDonald's, di ba? Dunkin' Donuts, Mang Box Manox, at 7-Eleven, at marami pang iba. So, would you agree with me kapag lahat ito ay sinabi ko, ito yung mga successful na mga business brands? Tama? You agree? Yes. At saka, kapag tinanong ko kayo, hindi lang po sila successful business brand, pero sila po ay lahat ng mga successful franchise business models. So, alam natin, di ba? Ito, napapansin nyo sa panahon ngayon, medyo mataas po yung bilihin gawa ng inflation, tama? At kapag umaasa lang po tayo sa isa natin pinagkukuhanan ng kita, medyo sa ngayon hindi na ho nagkakasya. Kaya ano po ang magandang gawin? Padamihin po natin yung sources ng income natin. So paano yun? Kung tayo po ay nag-a-apply, or sorry, kung tayo po ay nagtatrabaho, no? Kailangan magkaroon tayo ng ibang source ng income na magdadagdag sa existing na sweldo natin. For example, hindi ka naman pwede mag-apply pa ng isa pang trabaho habang may trabaho ka. Kasi bakit? Mapapagod ka na noon. Yung katawan mo, hindi mo na kaya katiin. No? So, anong gagawin natin? Maghanap po tayo ng isang negosyo na pwede mong gawing part-time. Diba? Kahit wala ka doon, pwede mong gawin. Okay? Pangalawa po, kung ikaw naman po ay negosyante at gusto mo pa madagdagan yung kita mo, aba, ang solusyon lang po dyan is magdagdag po tayo ng negosyo. Okay? So, ngayon, napag-uusapan po natin ay negosyo. Ano bang magandang negosyo na pwedeng gawin habang ako'y nagtatrabaho? Ano ba yung magandang negosyo na pwedeng pasukan kahit ako'y may negosyo na? Okay, kung kayo po ay mag-venture sa isang negosyo for the very first time, diba? At kahit kayo po ay may negosyo na at gusto niyo pa madagdagan ng negosyo niyo, ang suggestion ko po, mag-venture po tayo sa tinatawag na franchising. Ayan po. Okay, so sabihin mo nga sa katabi mo kung sino man yung katabi mo dyan, franchising. Unang-una po sa lahat, dito po sa franchising ay low capital. Oh, mababa po ang capital na kinakailangan. Hindi ko kagaya sa mga startup na talagang medyo malaki yung gastos. No, pag sinabi mo yung startup, ikaw po yung magsisimula ng negosyo. Dito, pag sinabi mo sa franchising, alam mo na kaagad kung magkano yung capital na kinakailangan mo para masimulan itong franchise negosyo mo. Okay? Pangalawa po, dito po proven na po yung sistema. Hindi ko kagaya nang ikaw po yung magsisimula. Kasi pag ikaw yung nagsimula, ikaw lahat ang mag-iisip kung paano patakbuhin yan. No? Diba? For example, naisipan mo na, ay, ganun ba, Shomai? Ay, ako na lang mag-shomai franchise. So, diba? Ako na lang yung gagawa ng sarili kong konsepto. Okay lang naman po. Wala naman problema dyan. O, diba? Ikaw nang sabihin natin, marunong ka magmasa, marunong ka magtimpla. Wala nang problema dyan. Kaya lang lagi natin isipin, kapag ikaw yung magsisimula, guys, araw-araw, alas stress sa madaling araw, maaga kang gigising para mamalengke, bumili ng mga karne, o di ba nagagamitin sa siomay mo, ng mga ricados, sa panghalo, o di ba? Hindi lang naman isa, dalawa, tatlo, limang kilo yan eh, di ba? Mga 20, 25 kilos yan araw-araw. Pangalawa, lahat yan, ikaw pa yung magmamasa, ikaw pa yung maghahalo, ikaw pa yung magtitimpla, ikaw na lahat. Tama, ikaw pa magpapak, no? Ikaw pa magluluto, lahat yan. So imagine mo, alas 7 pala ng umaga, pagod na pagod ka na. Oo, kikita ka doon. Kaya lang pagod ka na. Pero alam niyo po, dito po sa Showmaking, no? Sa franchise business po, kapag pumasok ka sa franchising, hindi mo na kailangan mamalengke. Kasi bakit? Yung kumpanya na po namamalengke. Itatawag mo na lang po yan at i-deliver namin yan. Itatawag mo po yung mga paninda mo, itatawag mo po yung mga kailangan mo, kahit tissue, kahit toyo, kahit kalamansi, lahat yan, susuplayan natin. At saka dito, hindi mo na kailangan mag-isip pa kung paano patakbuhin yung negosyo mo dahil meron na po siyang sistema. Hindi mo na kailangan mamalengke, hindi ka na kailangan mag-pack, hindi ka na kailangan mag-inventory. Mula sa ordering, hanggang sa marketing, hanggang sa sales, lahat nakalatag na, kami na pong bahala, gumawa niyan para sa inyo at i-deliver namin yan. And pangatlo, dito po, alam niyo po, low risk and high success rate. Maliit lang po ang risk dito, pero napakalaki po ang success rate, no? Na pwede kang kumita ng maganda dito sa negosyo natin. Okay? Kasi bakit? Guys, alam niyo po, dito sa franchising, ha, meron po itong training and support system. Okay? Ibig sabihin yan, yung company na mismo tutulong sa inyo kung paano
market yung inyong produkto at ang inyong negosyo. Diba? Yan na po yung tutulong sa inyo. Kaya dito, hindi mo na kailangan ikaw pa yung mag-promote or gumastos ng mga endorsers. Diba? Kasi yan yung problema. Yun, kapag bago yung negosyo mo, hindi siya kilala. Kaya kailangan magpakilala ka muna. Kaya kailangan ikaw pa yung kukuha ng mga endorsers, sa marketing and everything. So gagastos ka na ng malaki kaagad. Sa franchising, hindi mo kailangan yan. And with that, kapag pinagsama-sama niyo yan, low capital, proven system, low risk, high success rate, ay, aba, siguradong mabilis po yung tinatawag na payback period o yung tinatawag na return of investment. O, diba? So ngayon, maisip natin, Sir Jeff, maganda pala ang negosyo ng franchising. Pero itong tanong ko, ano bang pinakamagandang pasukan na franchise business idea sa panahon ngayon? Okay? So huwag na po tayo mag-isip kasi bakit? Dito po ipapakita na namin sa inyo ang top 8 best franchising ideas dito po sa ating bansa. O, diba? Ito yung mga patok na pina-franchise na negosyo. Unang-una sa lahat, itong sikat na sikat po ito, water refilling franchise station. Di ba marami po tayo nakikita niya sa ating mga kanto-kanto? O, di ba? Ayan po. No, sikat na sikat po yan. O, di ba? No, bakit? Kasi, no, alam mo ba, 25 years ago, nagsimula po ito negosyo na to. Actually, marami pong hindi tumangkilik. O, di ba? Sasabihin nila, papasok ka sa isang negosyo, tubigan. Yan na sa Pilipinas ka. Kapag nauhaw ka lang, lumapit ka kahit sang tarinderi at painumin ka ng libre. Totoo naman ho yun. Kaya lang, alam niyo ba ang nangyari? Kasi mga Pilipino, tayo po natutunan sa kalinisan at kalusugan. Diba, minsan pag makikinom tayong tubig, diba yung baso parang andulas? Alo? Diba parang naugasan ba to? O diba parang may amoy? Tapos yung tubig may lasa, lasang tinola. Ay, naku, grabe, diba? Imagine mo, nakalibre ka nga ng tubig, pero pag uwi mo, hospital ka na. O, diba? So again, kaya po sumikat ito mga to. Kasi, syempre, di ba, gusto nyo ng mga tao kayo malinis. Purified, di ba? Ano pa? Mineral. Ano pa? Ano pa? Di ba? Alkaline. Di ba? Mga pH. O, di ba? Ayan po. O, magic water. May ganon. Di ba? So, kaya po nauso to. Pwede naman kayo mag-franchise na to. Pwede pa kayo kumita ng malaki dito. Wala nang problema. Kaya lang sa akin lang, tingnan muna natin sumunod. Kung may number 8, may number 7. Yung number 7 po, ito po yung education and training franchise business. Kagaya na lang po ng mga sikat na sikat na IELTS tutorial review o kaya yung Kumon. Okay. Alam niyo ba, pati yung mga driving school kasama dyan, o di ba yung mga A1, smart driving at marami pang iba. Education and training franchise business. Number 6 naman po, bakery and food store franchise. Sikat na sikat po ito si Marin Julie. Kilala si Marin Julie? Ayun po. Nasa harapan nyo ngayon, di ba? Marin Julie, o di ba? Sikat na sikat po yan, o di ba? And bakit siya sikat? Kasi po, essential eh, pagkain eh. At saka hindi lang po si Marin Julie, nandiyan rin po si Goldilocks, si Red Ribbon, si Conti's, at si Biscos. At saka guys, no, hindi lang po yung mga bake shop at sikat. Tandaan nyo, food store franchise business, kasama rin po dyan, yung mga ibang, example, bilihan ng mga pasalubong, o diba si Conti's, ay sorry, Conti's tuloy, si Colette's, o diba, Dunkin' Donuts, ayan, o diba, Mr. Donut, yan, o diba, yan yung mga bakery and food store franchise business, alright? So number 6 yan, pwede ka talaga kumita ng malaki kasi essential. Let's go to number 7. Ay, sorry, number 5 pala. Ano ba yan? Di marunong mag-add. Di marunong mag-subtract. O, di ba? Okay, erase. Number 5 po, bar and cafe franchise. Ito po, nauso po yan, no? Mga example, Starbucks, di ba? Boss Coffee. Kasama na rin po dyan yung mga milk tea. Ayan, o, di ba? Pabri. Sino nagmi-milk tea sa inyo? Taso ko nga. Ah, di ba? Huli! O, di ba? Dami. Number 4, we have personal care franchise business. Ito po yung mga pampa. Ano yung pampa? Pampaganda. Pampagwapo. Pampaputi. Pampakinis. Ah, di ba? Yan po yung mga spa, mga salon, mga facial treatment centers, o di ba? Mga ganun, di ba? Mga pampapamper. Kasama na rin dyan mga gym, o di ba? Kagaya ng Anytime Fitness, Fitness First, Gold's Gym, kasama na rin po dyan sa personal care and franchise business. Kasama rin po dito yung service type of franchise business, o di ba? Kagaya na rin po nito mga laundromat franchise business. O di ba? O kaya yung ano pa po ba? Mr. Quickie, yung shoes and bags and repair, o di ba? At saka kung kayo po ay mahilig magpa-maintain ng inyong sasakyan, Rapide, Motec, Servitec, yan po yung mga example lang service type of franchise business o yung nagbibigay ng servisyo. Okay? So ngayon, pag sinabi mo franchising, itong number 2 ang pumapasok sa isip ng tao. Pag tinanong mo yung kaibigan mo, alam mo ba kung ano yung franchising? Sasabihin ng kaibigan mo, ay alam ko yan, di ba? Yan yung Jollibee. Oh, di ba? Ayan po, no? Bakit? Kasi
alam ni hindi nila alam technically kung ano yung franchising, pero may idea na sila. Tama po, yan po yung Jollibee, yan po yung McDo, yan po yung Inasal, di ba mga Inasal? Yan po yung magbabayad ka lang ng franchise fee, papatakbo yung negosyo gamit ang sistema nila. Tama naman. Kaya lang, ang talagang patok dito is, number one, kilala na. Pangalawa, subok na. Pangatlo, mabenta. Pang-apat, mura. O, diba? So, yan po yun. Kaya lang, kung tatanungin ko kayo, gusto nyo ba magkaroon ng sariling Jollibee na negosyo? O naman, sino ba naman ang ayaw? Kaya lang, anong problema? Sa panahon ngayon, hindi ho ganun kamura. Kasi noong 1980s, para magkaroon ka ng franchise ng Jollibee, umaabot lang po ito sa halagang 500,000. Pero ngayon, kung magpa-franchise ka ng Jollibee, aba, magkano po? 40 million pesos ang kailangan mo. O, diba? E paano naman po yung mga kababayan natin na gusto magkaroon ng Jollibee pero wala po silang 40 million pesos? Simple lang po, kung wala kang 40 million pesos, tandaan nyo, number 2 po ito, meron pa po number 1. Ito po yung pinaka-best option. Ang tawag po dito, food cart franchise business. O diba? Ayan po. An example of this na madalas yung makikita sa mga malls, sa mga supermarket, example, yung Turks. Alam yung Turks? Ito po yung Turks. Diba? Shawarma po yan. Diba? Masarap yan. Kaya lang hindi ho atin yan. O, diba? Yung Shomai King. Aba, napakasarap nito. 5 pieces of Shomai per serving. Meron Japanese, Hong Kong, Shanghai. O, diba? Tsaka chicken. Napakasarap po. Atin ho yan. Meron tayong noodle house. No? Ito po yung Hong Kong style stir-fried noodles. No? Napakasarap po. No? May mga toppings. Atin din po yan. Meron po tayong potato king. Ito po yung flavored shake-shake fries. O, diba? Atin din po yan. Alam niyo yung frutas? Diba? Ito yung masarap na mga fruit juices na no? Franchise business. Hindi ho atin yan. O, diba? Ay! At saka meron rin yung takoyaki, di ba? Ah, okay, yung takoyaki napakasarap, di ba? Hindi rin ho atin niya. Okay, so Jeff, ba't ganun? Ba't mo pinapakita pati hindi sa inyo? Aba, syempre, para magkaroon tayong lahat ng idea kung ano talaga yung ibig sabihin ng food cart franchise business, di ba? Ayan po. Ngayon, Jeff, maganda pala yung food cart franchise business, no? Parang gusto ko yan, eh, no? Compared sa mga, eto kasi affordable, di ba? Okay, etong tanong ko, Jeff, okay? Eh marami rin tayong pwedeng pasukan ng mga food cart franchise business. Kaya lang ang tanong, ano ba yung pinakamagandang kumpanyang pasukan? Guys, ipapakilala ko sa iyo ang kumpanya natin. Okay? Pero bago lahat, ito yung ating food cart, okay? Shomai King, na makikita sa mga supermarket, SM hypermarket, at sa mga ibang institutional na mga lugar. Speaking of company, ito po yung pangalan ng company natin. JC Worldwide Franchise Incorporated. Nagsimula po tayo ng year 2006. So kung i-calculator po natin yan, 16 years na po tayo. Yehey! O diba? 16 years na po tayo. And going 17 years na. Sila po yung mga may-ari. This is Jonathan So and this is Carlito Macandamdam. Sila po yung ating founders ng Shomai King. O diba? Pero this is what I'm proud of as well. Meron po tayong sarili manufacturing facility. We call it a commissary. Na ang lahat po ng mga machineries nito ay fully automated. Mapa-shomai, mapa-shopaw, mapa-sauce machine, mapa-skimming area, mapa-walk-in freezer, lahat po fully automated. At ang nakakatuwa po dito, di ba yung shomai natin, maraming bar yan. Meron tayong beef shomai, meron tayong chicken shomai, meron tayong pork shomai. Kada isa pong shomai machine, isang barrel po yan. Pag chicken, chicken lang. Pag beef, beef lang. Pag pork, pork lang. Ayan po. Makikita nyo rin po pati yung warehouse natin maayos. Kaya ito pong facilities natin, meron po siyang FDA, Food and Drugs Administration Certificate, at saka meron rin Good Manufacturing Practices Certificate. Ayan po, o diba? Matatagpuan po yan sa Dasmariñas, Cavite. Okay? We can produce a maximum of 30 million shomai per month and a maximum of 2.5 million pieces of shopaw per month. Ganun tayo kalakas. Ito po yung mga food cart franchise concept natin. Sa atin po yung shopaw the king. Ito po yung buy one, take one na shopaw na talagang napakasarap. O diba? Meron po siyang bola-bola, asado, chili asado, chicken, at saka kombi. Yan po. Napakasarap po, napakamura. Buy one, take one. Atin din po itong noodle house. Ito po yung tinatawag na Hong Kong style stir-fried noodles in a cup. Napakamura. Gustong-gusto po yan ng mga estudyante. Gustong-gusto rin po yan ng mga negosyante. Pati na rin po yung mga bakante kasi napakamura lang po. 45 pesos, 49 pesos. Meron ka ng noodle Hong Kong style stir-fried noodle in a cup na pwede mo lagyan ng mga iba-ibang sauce. O di ba merong beef teriyaki sauce, merong soy sauce,
merong oyster sauce, merong sweet and sour sauce, merong chili garlic sauce na pwede mo rin lagyan ng mga toppings kagaya ng pork siomay, beef siomay, o kaya yung pinaka-personal paborito ng karamihan, beef teriyaki. Napakasarap po talaga. Ooh, wow. Sa atin din po itong potato king. Ito po yung shake-shake fries, o di ba? Na pwede mo lagyan ng cheese, barbecue, at ng sour cream flavor. Ayan po. At meron rin yung potato chips na tinatawag, no? Sa atin din po itong Sergeant Sisig. Ayan po. Okay? Yung Sergeant Sisig, sa atin din po yan. Ayan, napakasarap din po ng Sergeant Sisig. Talaga mapapasir, yes sir ka. Sasarap. Ayan po, di ba? Sa atin din po itong tinatawag na Burger Factory. Ito po yung buy one, libre one burger. Ayan po, napakasarap po. Alright? And of course, ang ating flagship product ay ang Siomai King, ang hari ng Siomai. Palakpakan naman natin yung wow! Napakasarap ng Siomai King. Alam niyo po, dito po, no, we are so blessed for the past 16 years. We have more than 1,000 outlets nationwide. Makikita po yung mga outlets natin sa MRT, sa LRT, SM Hypermarket, no, SM Supermarket, Walmart, Save More, Robinson's Pure Gold, Super 8, Shopwise, at marami pang iba. At tayo lang po yung kauna-unahan na mag-produce ng 5 pieces of siomai per serving. Bakit? Kasi naniniwala po yung kumpanya na yung panglimang piraso, aba, yun po yung nakakabusog. O diba? Ayan po. And of course, tayo rin po ay na-awardan noong 2020 and 2021, back-to-back Asia Leaders Award Franchise Company of the Year. Bakit tayo binigyan ng award? Simple lang po dahil ang Siomai King po nag-innovate para makatulong po sa ating mga kababayan and at the same time mga franchises na kumita sa gitna ng pandemya. At ito po yung mga dyaryo natin na nagpapatunay niyan. Nasa Inquirer po tayo, Manila Bulletin, at saka Bilyonaryo. And of course, na-feature din tayo sa Global Daily Mirror, sa kanilang newspaper. Guys, I want you to watch this. Napakaganda po nito. Binigyang parangal muli ng Asia Leaders Awards ang franchising giant na Siomai King. Pinangalan ng Franchise of the Year ang Siomai King ngayong taon. Pangalawang beses nang tumanggap ang Siomai King ng nasabing award. Ang Siomai King 16 na taon nang naghahatid ng affordable siomai sa mga Pinoy. Mula sa traditional food cart franchise operation, nakapag-adapt ito bilang online franchising platform. Ayon sa founders ng Siomai King na sina Jonathan So at Carl Makadangdang, layon din ng franchising platform ng Siomai King na makatulong at mabigyan ng oportunidad ng mga Pilipino lalo na sa panahon ng pandemya. Yun po yung dahilan, no? Kaya po tayo nabigyan ng award, no? Para makatulong po sa mga kababayan natin na kumita lalo-lalo na sa gitna ng pandemya. Di ba? Nag-innovate po tayo doon. Yan, okay. Ito po yung sinasabi ko, no? Kumpanya na rin po nagbabayad, no? Sa mga endorsers natin, lalo na sa billboard. Pag nadaan po kayo sa EDSA o Redsa area, napakalaki po ng billboard natin. Imagine magkano. Magkano ang slot sa billboard? Di ba million yan? Pero hindi nyo na ako kailangan gumastos kasi kumpanya na po yung gumagastos. So, di ba? Ayan po. And eto pa, no, napakarami natin mga brand ambassadors and ambassadors na tumatangkilik sa produkto at negosyo ng Siomai King. Kagaya nila Anthony Taberna, Erwin Tudfo, Ivana Alawi, Marika Dimes, Marco Alcaraz, Aramina, Marlon Flores, Regine Tolentino, Hasmin Mehofer, di ba Joyce Ching, Janice Lebelen, Marquis Cohen, Alexa Ilacan, Eli Tenorio, DJ Chacha, Paul Salas, Dea Menezes, Ella Cruz, Arnie Rose, Jero Chiquino, Kiray Celis, DJ Drano, Nico Natividad, Vishal Vito, Sasha Nalapara, Roxy Bay, Jose Vargas, Chef Boy Logro ng GMA, ping, 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 ping. And of course, ang ating Asian cutie, Albert Nicolas. Woo! Ang dami! Ngayon ito tanong, no? Sir Jeff, no? Magkano nga pala ang kapital kung ako ay magpa-franchise ng isang Siomai food cart na negosyo? Guys, alam niyo, bigyan ko kayo ng idea. Kung kayo po ay mag-franchise ng Siomai food cart na negosyo dito sa Pilipinas, alam niyo ba, nag-average siya ng 300 hanggang 500,000, o di ba? Pero dito po sa Siomai King, hindi mo kailangan ng 500,000. Hindi mo rin kailangan ng 400,000. Hindi mo rin kailangan ng 350,000. Hindi mo rin kailangan ng 300,000. Pero magkano? It's only 288,888 pesos. Galing. Meron ka ng negosyo ng Siomai King food cart franchise, o di ba? Ngayon, eh magkano naman ang sa competition natin? Okay, sa mga competitors natin, ito po yung average nila, no. Sa brand SS po, ang pagkakaalam ko po ay nasa 350,600 pesos po yung franchise. Sa brand MS naman, ang pagkakaalam ko rin nasa around 313,600 pesos po. Pero si Siomai King ang bukod tanging, napakamura, napaka-affordable, 288,000
888 pesos po. At ito yung mga inclusions nila. Kapag kayo po yung franchise ng showmaking, meron kayo food cart, meron kayo crew uniform, meron kayo steamer, meron kayo acrylic gulaman case with server, meron kayo electric stove, meron kayo lighted signage, at meron kayong product inventory worth 1,000 pesos na pwede mo nang itinda at ibenta. Ayan po, o diba? Ngayon, meron po tinatawag ng mga best food cart franchise inclusion. Ano po ito? Ito po yun ha, guys, pahingin nyo. Sa mga hindi pa po nakakaalam, no? I mean, kung wala pa kayong idea when it comes to franchising, alam mo, meron pong tinatawag na you have to pay a certain amount na nag-a-average ng 3 to 5% no, sa franchisor. Yun po yung may-ari ng company. Every time na kumikita ka, depende sa kontrata mo, no, ibibigay mo yung 3 to 5% na yun. Tuwing monthly ba or annual or semi-annual, depende po sa kontrata mo. Ang tawag doon is royalty fee. So imagine, kung magkano yung kinita mo, gross, bibigyan mo ng 3 to 5% or magbabayad ka ng 3 to 5% sa franchisor. Eh paano kung naka 1 million pesos na kita ka gross, o diba, sa loob ng isang taon? Eh annual yung royalty fee mo. So ang 5% na 1 million is 50,000 pesos. O diba sayang din yun, diba? Pero alam nyo ba, kapag nag-franchise ka sa showmaking, wala pong royalty fee. O diba? Kasi yung royalty fee po, yan po yung pangkaraniwan. O diba? Na meron po talaga sa franchise business. Pangalawa, wala po tayong renewal fee. Guys, alam nyo ba, dahil ang franchising po ay may kontrata, depende po yan, no? Kailan ba nagre-renew? Every year ba? Every 2 years ba? Every 6 months ba? Every 5 years ba? Meron po talagang bayad yan before, no? Sa atin, no? Ay, sorry. Meron po talagang bayad yan, no? Ito po yung pangkaraniwan, no? Yung nangyari sa franchising, no? Kapag ikaw po yung franchise, no? Ang pangkaraniwan po, magbabayad ka niya, renewal fee. So, magkano ba yung renewal fee? Yung renewal fee is about kung magkano po yung franchise fee or kalahati ng franchise fee. Yun po yung halaga ng renewal fee. Pero dito sa atin, walang renewal fee. Diba? Guys, ito pa maganda. Alam niyo ba, yung food cart, no? I-deliver po yan sa inyo. And usually, meron talagang bayad yan. No? Meron talagang bayad yan. Pero dito po, kapag dineliver namin yung food cart at nag-franchise ka sa NCR, i-wave na po namin yung food cart delivery fee. Basta NCR po. Outside ng NCR, may bayad po yan. Kaya lang minimal lang po. And another thing is, kapag kayo po ay nag-apply for franchise, syempre may mga inspector po na bibisita no, sa inyong proposed location. I-check po nila yan. No? Di ba kung kikita ka ba dyan o hindi. Alright? So ngayon po, ang maganda po dito, okay, eh, may bayad po talaga. Pero alam nyo, dito po, no, kapag kayo po yung magpa-franchise, no, yung location nyo nasa NCR, i-wave na po namin yung ocular fee. Ayan po. Okay? Ngayon, paano naman tayo kikita? Ito po yung sample and sales projection natin. Tatlo po ang sales projection natin. Meron po tayong low, meron tayong medium, at saka meron tayong high. Pag sinabi mong low, medyo matuman. Kasi bakit? Siguro, may bagyo. Kagaya ngayon, no? Masamang panahon, naulan, wala masyado taong lumalabas at bumibili. Kaya konti lang ang kita mo, konti lang benta mo. Yung medium po, ito naman yung pangkaraniwan. Ito po yung mangyayari sa inyo. Ito yung normal na kita. Ito yung pag-uusapan natin. At yung high naman po, yan po yung kakaibang kita. Kasi may okasyon, ika nga. O diba sabihin natin, Pasko, bagong taon, o kaya sabay-sabay po nag-birthday yung mga Pilipino. Ngayon, dito po sa sales projection, dalawang bagay lang kailangan yung matandaan. Benta at saka kita. Okay? So ito po yung benta, ito naman po yung kita. So sabihin na lang natin sa loob ng isang araw, kayo po ay bumenta ng 7,825 pesos. Benta po yan sa loob ng isang araw. At sa loob ng isang araw, kayo naman po ay kumita ng 2,788 pesos. Okay? So yan po yun. Ngayon, let's talk about this, no? Kung ikaw ay kumikita ng 2,788 pesos, i-multiply mo yun ng 30 days, meron kang gross profit na 83,658 pesos. Kita nyo na ho yan. Okay? Gross na kita. Ngayon, masarap pakinggan, di ba? 83,000, isang buwan, napakalaki naman. Pero guys, tatandaan nyo, gross ho yan. Tanggalin pa natin yung mga expenses. Meron kang renta, meron kang pasweldo sa dalawang tauhan, nagbabayad ka ng kuryente, okay? Nagbabayad ka ng other utilities, meron kang marketing admin fee, meron kang business permit. So magkano lahat ang gastos mo? 54,420 pesos. I-subtract mo yung gross profit monthly mo sa iyong operating expense, 83,000 minus 54,000, pwede kang kumita ng 29,000
238 pesos monthly. O, diba? Wow. Imagine mo, nasa trabaho ka, tapos may food cart na negosyo ka, at ang natitinda dyan, yung pamangkin mo nang walang trabaho, nabigyan mo ng trabaho, kumikita ka pa ng additional 29,000 monthly. Okay po ba sa inyo? Napakaganda, di ba? Parang nakakahingahan nyo mag-franchise, di ba? Ayan po. So ngayon ang tanong naman dito, Jeff, kung yan po ang kinikita ko, magkano naman, gaano naman katagal para bumalik po? Okay? Gaano katagal para bumalik yung aking pinuhunan? Kapag matubal po ang bentahan, aba, 1 year and 5 months po ang minimum na requirement bago bumalik. Kapag medium naman po, ba, 9 months lang, babalik na. Kapag malakas po yung benta, 7 months lang, babalik na po. Ayan, di ba? Alright. So again, magkano po yung ating food cart franchise business? Sa mga interesada po, it's 288,888 pesos. O, di ba? Ngayon, naniniwala ba kayo kapag tinanong po kayo na ang isa sa mga pinakamagandang negosyong pasukan ay ang negosyong may kinalaman sa pagkain? Ah, tama, di ba? Bakit? Kasi lahat ng tao kumakain. Sino hindi kumakain sa inyo? Aba, sino? Lahat po kumakain. O, di ba? Ngayon, yan ang dahilan kung bakit number one po ang food cart franchise business. Sino naman dito ngayon ang tatanungin ko? Ang gusto nang magkaroon ng sarili niyang Shomai King food cart franchise na negosyo, taas ang kamay. Ha? Sino sa inyo ang gusto na magkaroon ng Shomai King food cart franchise na negosyo, taas ang kamay? Aba, bakit ilan lang ang nagtaas ng kamay? Olo! Aba, siguro mali tanong ko. Siguro ito dapat ang tanong ko. Sino dito ang walang 288,000 or nahihirapan sa 288,888 pesos? Taas ang kamay. Ah, sino nahihirapan dyan? Ah, aba, mas marami. Mas marami nagtaas ang kamay. Okay. O, di ba? Pero huwag kayong mag-alala. Okay? Alright? Kasi bakit? Pakinggan nyo ako, ah. Tutulungan ko kayo at bibigyan ko kayo ng isang magandang franchise na negosyo sa gabing ito. Di ba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino dito ang gusto magkaroon ng isang franchise na negosyo na minimal lang po ang gastos pero napakalaki ng kita? Taas ang kamay. Sino dito ang gusto ng isang franchise negosyo na maliit lang ang expense pero malaki po ang pwedeng kitain? Taas niyo ang kamay niyo, huwag kayong mahiya, 'di ba? At ang maganda niyan, hindi mo kailangan ng 288,000 para makapagsimula ka. Whoa! Meron ba nun? Meron, o diba? Okay, pero bago ko sabihin kung ano yan, tanungin ko ulit, sino dito ang merong refrigerator sa bahay? Okay, meron ba may refrigerator sa bahay? Kasi ganito yan, no? Kung wala ka pang 288,000, pero meron kang refrigerator sa bahay, napakaswerte nyo. Alam nyo ba, sa mga bago, ah, kung ngayon lang po kayo naka-attend, naku, congratulations po kasi na-check po nyo. Meron po kayong tinatawag na exclusive limited slot sa gabing ito. O ba? Diba? Na para ma-enjoy nyo at ma-entitle kayo sa privilege na maging part ng aming tinatawag na, alin, Shomai King Community Franchise Business. Aba, so ano ba to? It is the first and the original community-based franchise negosyo na hindi mo kailangan mag-food cart, no, kung wala kang puhunan na 288,000, pero franchisee ka na rin na pwede kang kumita sa pagbebenta ng aming special na sulit pack. We have pork shomai, 145 pesos lang, 40 pieces na. We have chicken shomai, 155 pesos lang, pero 40 pieces na. We have spicy shomai, 163 pesos lang, pero 40 pieces na. Ang masarap niyan, meron na rin po tayong, take note, this coming August 31, sulit pack bola-bola siopaw. This coming, today, no, August 23, today po, no, meron na rin po tayong sulit pack Japanese siomay, napakamura lang, no, 40 pesos, ay 40 pieces, 190 pesos lang. At sa August 31 po, asado siopaw, 149 pesos, 10 pieces na, o di ba? Eh, yung bola-bola, 10 pieces na, 153 pesos lang. Wow! So, ibig sabihin, yan yung pwede nyong gawing negosyo. O, di ba? Sa pagiging isang community franchisee,
pwede na kayo magkaroon ng isang franchise na negosyo nang wala kang binabayarang renta. Wala kang pinapasahod. Hindi mo kailangan magkaroon ng malaking expense. Hindi mo kailangan bumili ng office supplies and equipment. Hindi mo kailangan kumuha ng tauhan. At mas lalong, hindi mo kailangan ng 288,888 pesos. Sa madaling sabi, lahat ng kita mo, buong buo, neto, mapupunta sa iyo. O diba? Gusto niyo bang malaman kung paano itong showmaking community franchise negosyo natin? Ako, panoorin niyo po ito si Brother Luis. You've got goals. House goals, car goals, travel goals. Kaya naman dapat, income goals ka rin. Maging Showmaking community franchisee na at kumita sa Showmaking Sulit Packs. 140 pesos lang. 40 pieces na. Sulit sa sarap. Sulit sa kita. Siguradong patok sa community mo. Franchising may sound complicated. But trust me, pinadali na ng Showmaking yan. Dahil wala ka ng rental expense, no monthly dues, and no physical store. Refrigerator mo lang sa bahay ang kailangan. Arangkada na! Hindi mo na kailangan humarap ng suppliers for discount dahil automatic, may up to 20% discount ka na. Halimbawa, so 140 pesos na sulit pack pork somay times 20 customers equals 2,800 pesos. Times 20% commission mo, may 560 pesos a day ka na. Times 30 days, may total of 16,800 pesos ka kada buwan. Sulit pang extra income, di ba? Para sa extra kita, maging Showmaking community. 16,800 pesos ka kada buwan. Sulit pang extra income, di ba? Para sa extra kita, maging Showmaking community franchisee na. Ayan, no, di ba? So, ibig sabihin ito, sa video ni Luis, pinakita na pwede ka palang kumita ng 16,800 pesos per month kahit hindi ka pa food cart franchisee. Basta't community franchisee ka muna ng Showmaking. O, diba? Ngayon, ang tanong ko dito, sino dito ang gustong kumita ng 16,800 pesos per month na gamit lang ang refrigerator? Taas ang kamay! Wow! O, diba? Ayan po. Okay? Kasi dito, kung wala pa kayong puhunan, alright, kung wala pa kayong puhunan ng 288,000 para sa inyong Showmaking food cart franchise na negosyo, pwede muna kayo mag-start bilang isang community franchisee. So magkano ba ang puhunan para maging community franchisee? Again, hindi ho 288,000. Baka 200,000, Sir Jeff. Hindi ho 200,000. Baka 150,000. Hindi rin ho 150,000. Baka 100,000, hindi ho. Para maging community franchisee kayo ng Showmaking, ang kailangan nyo lang is only 58,888 pesos. At para kumita ka sa community franchisee mo, syempre, ito yung mga magiging customers mo. Lahat ng nasa community mo. Pwede kang kumita sa inyong mga local mini-marts and convenience store, sa inyong mga local sari-sari store, sa inyong mga community restaurants, sa inyong mga kapitbahay, okay, sa inyong mga commercial kitchens, sa inyong mga palengke, pwede kayong kumita dyan, catering service at marami pang iba. Ito naman po ang tinatawag ng mga inclusions na nakapaloob para sa ating community franchise business. Ayan po. Okay? So ngayon po, ang maganda dito, hindi mo na po kailangan maghanap ng pwesto. You can operate at the comforts of your own home. O diba? Pwede mong i-allocate yung sulit pack. Ngayon, paano yung kitaan? Tatlo po yung income potential natin dito. No? Ito po, meron tayong low, meron tayong medium, kagaya ng kanina, at meron rin tayong high income potential. Sabihin natin low. Ano po yung low? Ito po yung sabihin natin na tamad pa. Kada isang araw, 10 pirasong sulit pack lang ang naibebenta mo. Okay? Alright? 20 pirasong sulit pack ang naibebenta mo. Okay, di ba? 20 piraso. Sabihin ng 20 kaibigan, araw-araw po yan. And in 30 days, pwede kang kumita ng 17,400 pesos. So, di ba? Ngayon, kung medium naman po nakitaan, okay, imagine mo, ha, sabihin natin 25 na tao lang po yung nabebentahan mo ng sulit pack. So, in one month, meron kang kitang 21,750 pesos. At, guys, no, sabihin natin medyo lumakas. Diba? Lumakas po, no? So, dito, sabihin natin na sa loob ng isang buwan, 30 po ang bumibili ng sulit pack. Ayan po. So, pwede kang kumita ng 26,100 pesos po
kada buwan. O, diba? Sulit na sulit. Alright. Earn as much as 26,100 pesos per month. Maganda ba? Sulit ba? Sino dito ang gustong mag-start bilang isang showmaking community franchisee at kumita as much as 26,100 per month sa halagang 58,000 na puhunan? Pakitaas ang kamay? Wow! O, diba? Ayan po. Okay, ang pangalawa kong tanong, kumikita ka na ng 26,100 pesos monthly, gusto mo pa bang madagdagan ang kita mo? Gusto nyo pa bang madagdagan ang kita nyo? Ah, o, diba? Alright. Okay, kung gusto nyo po madagdagan ang kita nyo, tanong ko, gusto nyo pang madagdagan ng up to 60,000 pesos monthly ang inyong kita? Gusto nyo po ba yan? Wow! O, diba? Siyempre, gusto natin, ulitin ko ah, yung kita na yan, alright? Magkaiba po dito ha. So, ito panibago to. Okay? So, ano yan? Meron pa akong good news sa inyo. Alam nyo, hindi po namin to ino-offer basta-basta kung kani-kanino. Okay? Kasi mahal ito eh. No? This actually costs 500,000. Pero, dahil po kayo may exclusive at limited slot, nakakuha po kayo ng exclusive at limited slot sa gabing ito. Okay? I-offer namin sa inyo to sa mga bago. Okay? So, this is another franchise business. O, diba? Ito yung tinatawag na, ito na yung good news namin. Are you ready? So, meron ka ng community franchise worth 58,888 pesos. At ito pa, i-offer namin ang isang online franchise business. O, diba? Online naman po. So, dalawa na yung negosyo mo. Community franchise at online franchise business po. Ayan po. Okay? So, ito po, ang halaga talaga nito is nasa 500,000 kasi system po ito eh. Online store. Alam niyo naman kung mahal, no? Kung kayo po ay magpapagawa ng isang online store, napakamahal po niyan, eh, di ba? Pero dahil po kayo may exclusive limited slot, no? Ito po ay iaalok namin, hindi na po 500,000, pero para lang po sa inyo, special lang po kayo sa halagang 58,888 pesos lang. At yan po, kasama po yung mga benefits and inclusions na nakapaloob sa ating online franchise business. O, di ba? Ayan po. Okay? So ngayon dito, meron po tayong kitaan. Tandaan niyo po, online po ito. Ngayon, pag sinabi mong online, hindi mo kailangan mag-alok personally. No? I-alok mo lang yung online store mo, syempre sa mga kaibigan mo, kamag-anak, kakilala, at sa mga kakilala nila. At kapag may bumibili sa iyo online, pwede kang kumita doon. Example dito, sabihin natin nasa trabaho ka. O diba, okay, busy ka o hindi mo matutukan. Diba? Sabihin na lang natin dito, merong 15 tao na bumili sa inyo online. O, di ba? Araw-araw po. So, sa loob ng isang buwan, pwede kang kumita ng 13,050 pesos. E, paano ko nadagdagan yan? Kasi online yan eh, no? Buong Pilipinas to, di ba? O, di ba? Ayan po, no? Visayas, Mindanao, Luzon. O, paano kung may 40 bumili sa inyo sa loob ng isang araw? Sa loob ng 30 days, meron kang 34,800 na kita. At kapag malakas po yan, sabihin natin 60 na tao. Or 60 na piraso na sulit pa ka nabibenta mo araw-araw. Di ba ang ganda? Ang lakas yun yan, di ba? So dito pwede kang kumita in 30 days ng 52,200 pesos. So may kita ka na sa community at meron ka pang kita sa online, di ba? Okay ba yon? So Jeff, so ibig mo sabihin, maglalabas ako ng 58,000 na puhunan para sa community. Tama! Eh, ito inaalok mo sa akin. So ibig sabihin, maglalabas ako ng another 58,888 pesos para sa online. Tama ulit. O, di ba? Tama na naman po. Okay. So, ngayon, ito ang tanong ko. Alright? So, magkano ang total na ilalabas ko? Ang total na ilalabas mo is nasa 17,000 pesos. O, di ba? So, mura pa rin siya compared. Okay? Compared po. Mura pa rin siya compared po sa saan? Sa food cart franchise na negosyo. O, di ba? Ayan po. Okay? Pero, ito po sabihin sa inyo good news. Alam niyo po bakit? Alam ko marami po sa inyo may gusto ng online din at merong gusto ng community. Sa bagay kung titingnan mo, no, ganun kalaki ang kikitain mo, pero wala kang binabayaran na renta. Wala kang pinapasahod na tao. Panalo pa rin. And to think, no, mas, parang mas malaki yung kita nito kaysa sa food cart, di ba? Kung hindi mo pa kaya ng food cart, etong kunin mo. Yung community franchise business at saka yung online. Kaya lang tanong, Jeff, kasi parang 258,000 pa ilalabas ko eh. Kaya nga makinig ka muna. Kasi bakit? Meron akong good news sa inyo. Diba? Alam kong excited kayo. And take note, no, ito po yung regalo ng kumpanya sa inyo. Dahil meron po kayong exclusive limited slots sa araw na to. Yan, okay, sa gabing ito. Ibibigay na po namin sa inyo
bilang regalo, 2-in-1 negosyo na. So, yung community franchise business at saka yung online franchise business, makukuha mo sila sa halagang 58,888 pesos lang. Oh, di ba? So, dalawa na yung negosyo mo for only 58,000. So, ibig sabihin niyan, dalawa rin yung kita. Pwede kang kumita sa community at pwede kang kumita sa online. O, di ba? Sabihin na lang natin matumal. 20 lang yung bumibili sa iyo araw-araw sa inyong community at 15 lang bumibili online. So, pwede kang kumita ng, in 30 days, ng 30,450 pesos monthly. Paano kung medyo malakas, no, medium? 25 lang ang bumibili sa community at 40 po ang bumibili sa online. Pwede kang kumita ng 56,550 pesos monthly in 30 days. Paano kung lumakas, o di ba? 30 ang bumibili sa community at 72 lang po ang bumibili online, araw-araw po yan. And in 30 days, meron kang kitang 88,740 pesos. Very, very good business. Okay po ba sa inyo? O di ba? Alright. So guys, meron pa akong isa pang good news sa inyo. Okay, ito ang tanong. Sinong walang 58,000 dito? Sinong wala? O, di ba? Sinong walang 58,000? Okay, marami pong walang 58,000 pero okay lang. Sige, huwag kayong mag-alala dahil kayo po ay merong exclusive limited slots sa gabing ito. Ibibigay na po namin sa inyo. Para sa inyo lang po ito, para sa mga bago po, no? Dahil meron kayo exclusive limited slots, no? Medyo, ano po, no? I-grab nyo kaagad kasi bakit mag-expire po ito bukas ng gabi. Okay? Ano po ito, no? Ang regalo namin sa inyo, ito po, yung 2-in-1 franchise business na in-offer namin sa inyo sa halagang 58,888 pesos, dalawa na yung makukuha mo, community tsaka online, ibibigay namin sa inyo, pambihira, sa lahat lang na may exclusive limited slot, sa halagang 17,888 pesos lang. Wow! So meron ka ng community franchise at meron ka pang online franchise business. Parehas po lahat ng inclusions and benefits, pero bumaba po ang kapital na kinakailangan. So dito po, lima po ang privilege na para maging na ma-enjoy mo bilang sa 2-in-1 franchise business. Pati ako nabubulon, na-excite. Kasi napakaganda po. Unang-unang privilege, di ba? Hindi na siya 58,000. Imagine mo yan, ha? Actually, dalawang 58,000 dapat lalabas mo eh. Pero ginawa na lang namin ng isa. Pero masarap dyan, hindi na kung isang 58,000 yung lalabas mo. Kung hindi, 17,888 pesos na lang. 2-in-1 franchise package na. Pangalawa, meron po kayong tinatawag ng franchise package locking fee. Ibig sabihin yan, sa oras na gusto mo pa rin kumuha ng food cart franchise business, kasi allowed po tayo, no? Kung gusto nyo pang kumuha, no? Pwede naman po. Kaya lang, within the next 2 years, dito po namin ibabase pa rin ang inyong franchise package. Kasi alam niyo bakit? Guys, ang franchising po parang real estate, parang alahas, no? Parang relo na Rolex habang tumatagal tumataas ang value. So, noong year 2006, 188,000 po ang ating franchise fee. Noong 2020 po hanggang ngayon, o diba, ang food cart franchise natin is na sa 288,888 pesos. And ngayon po, 2023, no, itong darating na next year, ayon sa akin bubuit, baka pumalo po siya ng 588,888 pesos. O diba? Kaya kung kayo po, ay na-avail po ang inyong exclusive limited slot, dito pa rin po kayo nakabase sa 288,888 pesos. Okay? Malino po. Pangatlong benefit, meron kayo franchise discount. Ibig sabihin po ng franchise discount, sa oras na gusto mo pang kumuha ng food cart franchise na negosyo, yung binayad mo 17,888 pesos, ima-minus pa natin yan sa puhunan ng franchise na 288,000. So, ang babayaran mo lang talaga is 271,000 pesos lang po. Okay? Yan po. Okay? And pang-apat, magkakaroon ka ng online store. Ito po yung shop link na tinatawag na kung saan pwede ka magbenta online ng community franchise business. Di ba? Ngayon, may nagtanong sa akin. Guys, no? May nagtanong sa akin, Sir Jeff, ganun ba kaganda yung online store natin? Alam mo, ito sabihin sa inyo. Sobrang sulit na sulit po. Bakit? Guys, imagine mo ha, ano, magpa-franchise ka sana ng food cart ng Shomai King. Kaya lang, dahil medyo hindi natin kaya sa ngayon yung 288,000, eto muna yung ginrab natin. Di ba? Yung pinatawag na community franchise business. So, di ba? So, dito sa community franchise business,
Okay, dito sa community franchise business, 'di ba? 17,888 pesos lang, 'di ba? Pero ang masarap diyan, eh pag alam mo ba kapag pag what if franchise mo lahat, Shopaw the King that's 288,000. Noodle House that's 288,000. Burger Factory that's 288,000. Show Making that's 288,000. Potato King that's 288,000. Mang Box Manok, o, 'di ba? That's 388,000. Tapos Boy Bond that's 3 million. So pag pinag-add-add mo 'yan, parang 5 million lahat. No, 5 million plus ang ipupuhunan mo para lahat ma-franchise mo. Pero ang alam nyo ba, dito po, binigyan ka na ng online store sa halagang 2-in-1 package na 17,888 pesos. Pero masarap po dyan, pwede ka na rin magtinda na lahat ng produkto ng Noodle House, ng Potato King, ng Mang Box Manok, ng Show My King, ng Boy Bondat, ng Shopaw the King, pati ng Burger Factory. Lahat yan pwede mo nang itinda sa inyong online store at pwede kang kumita ng up to 20%. Wow! O diba? Yun yung maganda. So, guys, imagine mo parang lahat yung franchise mo. Pero masarap dito, lahat yan makukuha mo ng libre. And at the same time, no, pwede ka pang magkaroon ng freebies, no, up to, o diba, 2,000, no? Ayan po, alright? Worth of products from Show My King. Ayan po, okay? So ngayon, ito po ulit yung ating 5 privileges ng 2-in-1 franchise package. O diba, okay po ba sa inyan? Wow, no? Iba talaga ang negosyo, no? Kapag ang negosyo mo ay pagkain. Pero what if regaluhan pa namin kayo ng isa pang negosyo? Gusto niyo po ba 'yon? Regaluhan pa namin kayo sa pang negosyo? Kasi parang nabitin ako eh. No, hindi ko alam, no, parang alam mo 'yung parang may suspense, nabitin ako, no, parang gusto ko pang dagdagan ang inyong mga negosyong pinagkakitaan sa pamamagitan ng isa pang negosyo. Gusto niyo ba 'yon? Okay? So what if may 2-in-1 franchise business opportunity ka na at pwede ka pa rin kumita habang gumaganda at gumagwapo ka pa. Gusto niyo ba 'yon? Dahil nakakuha kayo ng exclusive limited slots, what if dagdagan pa namin ng isa pang negosyo na pwede ka pang kumita ng mas malaki? May 2-in-1 franchise opportunity business ka na at meron ka pa ring health and beauty business ka pa. O di ba? Sino dito ang lalong gusto pang kuminis? Ang kanyang bala? Gumwapo? At gumanda. Sino, o diba? May kakilala ba kayo mahilig magpaderma? Sino dito ang madalas mag-suffer ng dysmenorrhea kagaya ko? Aray ko po. Sino dito may kakilala may high blood, hypertensive, at diabetic? Alam niyo ba na may pera sa pagkain, may pera rin sa health and beauty, mga kapatid. At pwede ka rin kumita sa pagpapaganda. Tandaan niyo na, pwede ka rin kumita sa pagpapaganda. May pera rin din, may pera din po sa kagandahan at kalusugan. Aside sa pagkain, alam nyo ba na mabenta din at in na in, take note, in na in. Okay, ang mga beauty products. So, diba? Minsan nga, mas priority, ito, kagaya nito, gusto nyo kumayat at sumeksi, wow! Minsan nga, mas priority pa ng mga kaibigan at kamag-anak natin yung alin, no? Na hindi kumain. Totoo! Basta lang may pambili ng pampaganda. Totoo, diba? Maraming ako kilala na mga lalaki na mas balidoso pa. O, diba? Ngayon, tanong ko, saan po matatagpuan ang pinakamagandang skincare product sa buong mundo? Saan pa? Ay di sa chan-chararan! Sa South Korea. Ayan po. So, sige na nga, didiretsuhin ko kayo. Okay? Dahil meron kayong exclusive limited slots, meron din po kayo malupit na bonus mula sa JC Worldwide at sa Show My King. Ayan po. O, diba? So, guys, kasi bakit, no? Alam niyo po ba ang JC Worldwide at ang JC ay mag-sister company? Again, si Jonathan So at si Carlito Makadangdang, sila po yung may-ari ng JC. O, di ba? Pati na rin yung JC Worldwide. Ngayon, ang JC po ay itinatag at bilang isa po to sa mga premier na kumpanya na nagdi-distribute, no? Ng mga tinatawag na mga best line products para sa health, wellness, beauty, and skincare. Meron tayong mga opisina, no? Sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin sa mga ibang bansa kagaya sa UAE, Italy, Qatar, Singapore, at Taiwan para po maservisyuhan yung mga pangangailangan ng mga produkto ng ating mga kababayan. O, diba? At dahil dyan, na-awardan din tayo ng Prime Health and Wellness Company of the Year mula sa Asia Leaders Award. At makikita po sa mga dyaryo na yan.
at lalong-lalo na ang sikat na mga produkto nito kagaya ng pandemic essential na Copper Mask by JC na na-recognize din po ng Reader's Digest Most Trusted Brand Awards noong 2022 at makikita din ang malahiganting billboard nito sa May EDSA Orense. At mas lalong nakilala ang Copper Mask sa pamamagitan ng mga celebrity influencers na gumagamit nito kagaya ni Julius Mabal, Diego Lozaga, Bianca Umali, Christopher De Leon, Ami Perez, Gretchen Pulido, Jack Roberto, Dr. Ivy Teo, Shen Teo, Shara Soto, Olin Luna Soto, John Prats, Anthony Tabernak, Jesus Delavin, Alan K, Corina Sanchez, Rita Daniela, Cindy Miranda, Piolo Pascual, Bea Benini, Jessie Mendiola, Maricar De Mesa, Luis Manzano, Camille Prats, and hashtag Nico Natividad. Wow! Aside sa Copper Mask, alam niyo ba, isa rin po sa mga favorite ng mga kababaihan ng sikat na negative ion sanitary brand na tinatawag na K-Pads at ginagamit pala nila Bianca Umali, Sanya Lopez, Michelle Vito, Katrina Halili, Desiree Choi, Ashley Ortega, Ella Cruz, Christine Samson, Ishkaela Fujimoto. Okay, o diba? Oh, ano naman to? O diba? Ano po yung Calvit C? Nandito din po ang Calvit C, ang sikat na non-acidic vitamin C na pwede mo inumin kahit walang laman ang iyong tiyan na nagpapalakas ng ating immune system at paboritong itake ng mga sikat na celebrities kagaya nila Mary Miranda, Regina Angeles, C. Alonso, Cheryl Cruz, Christine Babo, Teddy Cruz. Ang dami ho, o diba? At syempre, alam niyo ba kung ano to? Nako, ito po yung tumetrending na made in Korea na skincare products na kind at paboritong gamitin ng ating mga beauty days kagaya nila Yasi Pressman, Bianca Umali, at Heidi Versosa. At matatagpuan din ang malayigan ng billboard nito sa May EDSA Orense area. O diba? Ayan po. So, ginagamit din nila Kylie Padilla, Justin Lin, Lexi Gonzaga, Sonia Mejia, Sheena Halili, Mikey Quintos, Gretchen Pulido, Maricar De Mesa, Trina Candasa, Kate Valdez, Ella Cristofani, Claire Castro, Angel Layton, Maury Mangtagme, Princess Singh, Samantha Panlinia, Cynthia Tomalia, Roxy Baines, Bruce Roland, Jameson Blake, and Joaquin Manansala. Diba? Yan ang sinasabi ko. May pera sa beauty products, lalo na pag yan ang mga endorsers and influencers natin, kagaya nila Bianca Umali, Kylie Versosa, at Yasi Pressman. O, diba? Ayan. Ang lakas talaga ng dating ng kitaan kapag beauty products natin, lalo na kapag ito yung number one kuha sa South Korea. So, usapang kalusugan naman, no? Sino dito may kakilalang merong kamag-anak kaibigan na hypertensive, na medyo obese, na nagsasuffer ng acid reflux, diabetes, dysmenorrhea, at merong gout. O, diba? Napapansin nyo, marami kayong kakilala sa madaling salita, may demand para sa mga karamdamang ito. Diba? Kaya ang JC, meron tayong mga programa, o di ba? Para sa mga iba't ibang pangangailangan ng ating katawan, meron tayong tinatawag na immunity booster, cell detox, at weight loss program. Simulan muna natin sa tinatawag na immunity booster. Ano ba ito? Ito ang programa na nagbo-boost ng ating immune system at napapanahon, lalo na kagaya ngayon, no, sa pabago-bagong bugso ng panahon at ginagamit ulit ng ating mga celebrity endorsers kagaya nila Jano Gibbs, Rojun Cruz, Ian Lagan, Jed Madela, Maricar De Mesa, Kate Valdez, Jairus Aquino, Ella Cruz, Daniel Matsunaga, E.A. Guzman, Ishkaela Fujimoto, Maureen Montagne, DJ Rakitera, Ashley Ortega, Justin Lim, Pamela Beranda. O, diba? Meron din po tayong pang-detox na nangangalaga sa ating mga cells na ginagamit ng mga celebrities. Ito po yung 60-day cell detox program, no? Na para mapatibay ang ating cells. Gamit nila Don Chang, Derek Monsaro, Julian San Jose, Victoria Vincent, Will Devon, Meg Imperial, Enzo Pineda, Diane Medina, Bea Benini, Gladys Reyes, Jasmine Mayhofer, Roger Cruz, Aliana Sistio. At meron din tayong 60-day weight loss program. O diba? Na kung saan marami na po ang pumayat, nag-fit at nag-benefit sa programang ito. Ito po yung mga before and after nila. Kagaya po ni Miss Joanna De La Cruz, no? Siya po yung nanganak. So alam naman natin, karamihan ng mga mommies na ng anak, syempre nag-gain ng weight. And after nila mga anak, medyo hirap po magpa-sexy ulit. Pero doing the 60-day program, kitang-kita yun naman, no? Parang epic man. O, diba? Ayan po. We have also Michael Yamson Burias. Ito po, nawala ng 2 kilos in 30 days by just doing the 60-day program. Kasama rin po si John Manalastas na nawala ng 2.2 kilos in 30 days. Ayan po, no? Gamit po ang 60-day program. Nandito rin po si Abigail Santos. Lost 13.4 pounds in 30 days.
Ayan, grabe, no? So, 13.4 pounds, that's 6 kilos in 30 days, no? Taas, no? At saka, syempre, ako po, hindi po ako magpapahuli. Yan, no, di ba? Ayan po, no? So, ako po, dalawang 60-day program ginamit ko. Isang cell detox, at saka isang weight loss program. Ayan, kung makikita nyo itsura ko, pwede na po akong tanggapin, no? Sa Siopao the King mascot. Ayan po, okay? So, yan po. Marami, no? Ngayon, may good news kami sa inyo. Sabi nga, kalusugan at kagandahan, pwede na po natin pagkakitaan. Ito yung pangatlong negosyo na ibinibigay po namin sa inyo. Ito po yung tinatawag na JC Franchise Business. So, di ba? At dahil kayo po ay entitled sa exclusive slot, no? May mga special privilege po kayo bilang isang JC Franchisee. So, ito po yung pangatlong franchise business namin, JC Franchise Business. So, di ba? Kalusugan at kagandahan, pwedeng pagkakitaan. Bukod sa pagkain kanina, di ba? 2-in-1 kanina, community franchise and showmaking at saka online franchise business. Ngayon, ito yung pangatlo. O, di ba? Ito yung pangatlo. JC Franchise Business. Okay, ano yung mga tatlong privilege natin? Ang una po, pwede kang kumita ng hanggang 20, pwede kang magkaroon ng 20 to 70% franchise discount. O, di ba? Ibig sabihin yan, pwede kang kumita at magkaroon ng discount sa pag-use ng immune system, sa pagpapababa ng high blood, sa pagpapapayat, at sa pagpapaganda at pangangalaga ng ating mga iba't ibang skin, sa nating skin, mula sa mga iba't ibang produkto na meron ito. Pwede ka rin kumita hindi lang sa Pilipinas, kundi sa mga iba-ibang bansa na meron pong opisina ng ating kumpanya para pumatugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan kahit na nasa labas ng bansa. O, diba? So, paano kumita dito? Napakadali lang po, simple lang po, no? Para sa mga, example, no? Meron po kayong dalawang kaibigan na bebentahan mo lang po ng dalawang produkto araw-araw. Sabihin natin, isa pong Kind Facial Cleanser. Ayan po, no? At saka isang barley juice, 'di ba? Ngayon, kada isa po sa kanila na binentahan mo ng dalawang produkto na 'yan, pwede kang kumita ng 268 pesos. Sabihin natin dalawa silang binentahan mo. So sa dalawang tao, pwede kang kumita ng 537 pesos. And kung dalawang tao lang binebentahan mo 'yan araw-araw, pwede kang kumita in one month ng 16,110 pesos. Ngayon, kung medyo dinoblehin mo, no, dinoblehin mo yung dinoblehan mo yung binibentahan mo araw-araw, ginawa mong apat instead of dalawa, in one month, pwede kang kumita ng 32,220 pesos. At kung kinarir mo, no, anim na taong binibentahan mo yun araw-araw, sa loob ng isang buwan, pwede kang kumita ng 48,330 pesos per month. Ayan, di ba? Napakaganda po. Okay? So, yan po. Ngayon, again, you can earn more, no? Hindi lang po 48,000, pwede ka pa mas kumita ng malaki sa pamagitan po ng mga iba-ibang produkto na pwede nating i-offer. So, yung pangalawang benefit naman natin bilang JC Franchisee, ulitin ko tatlo yung benefit ko dito. Ito yung pangalawa, no? Pwede po kayong, magkakaroon po kayo ng special consultation, libre. Medical consultation para sa ating medical doctor. O yan, no? Si Dr. Ferdinand Soledad, no? Pwede po kayong magpa-check up virtual or face-to-face. Ayan po. O, diba? Ayan po yung pangalawang privilege natin. Ayan. And yung pangatlong privilege natin, no? Libre rin po to, no? Magkakaroon kayo ng live blood analysis, no? Ibig sabihin, pwede nyo po ma-check ang sitwasyon ng inyong katawan, lalo lang sa dugo, sa loob lang ng 5 minutes. Ito po, libre rin po to, no? Kasama po to sa inyong privilege. Alright? Again, si Dr. Ferdinand Soledad din po. Ano po siya? Licensed professional medical doctor po siya, ha? Na mag-check po ng ating katawan ng libre. Ha? Diba? So, i-avail natin. Again, tatlo po ang income potential natin. Kanina, 2-in-1. Ngayon, 3-in-1 na negosyo na. So, meron kang community franchise business na pwede kang kumita sa pamamagitan ng pag-alok mo ng sulit pack. Okay, personally, how much? 17,400 pesos. Pwede ka rin kumita sa online, okay, sa pagbebenta ng mga produkto natin online, 17,400 pesos a monthly. At sa JC po, no? 16,110 pesos. Pag pinagsama mo yung tatlo, pwede kang kumita ng additional 50,000 po monthly. O, di ba? Napaganda. Sulit na sulit na sulit talaga yung ating negosyo. Again, these are the benefits and privileges mula sa ating 3-in-1 franchise business. So, kanina po, di ba, 58,000, ginawa na 17,888 pesos, hindi nang dalawa. Ngayon, tatlo na pong negosyo makukuha mo. So, saan ka pa?
sulit na sulit na sulit talaga. Okay ba yon? And alam ko, no, napakarami po natin dito. Napaka-excited na po sa ating negosyo. Pwede na po nilang simulan, no? Ayan po, no? Pwede na po nilang simulan ang ating negosyo. At saka kung nagustuhan nyo na po yung negosyo, samantalayin nyo na po. Huwag nyo na pong patagalin, alright?